huwag palilin lang sa kanilang ganda at taglay na galing. Dahil lang ilan sa kanila may dalang lason. Nagising po kami kasi tumisigaw po siya. Sabi niya, "Taklolo, dali mo kami sa ospital kasi kumain kami ng karaan." Wala sa lupa o sapa, kundi nasa loob ng kawayan ang grupo ng palakang ito. Siksikan at kumpul-kumpul sila rito. Ayun o, yung mga puwet nakaharap dito, hindi lang isa, kundi apat. There might be more inside. Tignan natin kung anong species ng tree frog ito. Malapit na, yan. Makukuha ko na. Nakuha ko yung paa. Ito na. Napaihi. Ang mga palakang nasa kawayan, mga aquatic tree frog pala. Torpor o aestivation ang tawag sa ganitong activity. Pumupunta sila sa kanilang habitat tulad ng kawayan para magtago at ipunin ang lakas. Isa na yung nakuha natin. Here's another one. Oop, napaihi na naman. Okay, it's a bigger one. Dalawa. Small one and a big one. I think this is a male and a female. Napansin kong napapaihi ang mga palakang nakukuha ko galing sa kawayan. Ito kasi ang kanilang pang-depensa kapag lalagay sa panganib. Three. Oop! Naiihi na ba na? Grabe, defense yan. Ang ihi ng palaka ay may di kaaya-ayang amoy at lasa. Kaya napapaalis nito ang mga predator. In this particular segment of the bamboo, mga 8 tree frogs ang nagtatago dito. Maliliit at payat man ang mga aquatic tree frog, mayroon naman silang mahabang paa na ginagamit nila para tumalon na aabot sa layong 10 talampakan. Gamit naman ang kanilang pods na may madikit na suction cups. Nakakaakyat sila pati sa matataas na puno. Nocturnal o sa gabi, mas aktibo ang mga tree frog. Ibinalik ko rin ang mga palaka sa kawayan pagkatapos ko silang ma-examine. Mahalaga ang mga palaka sa ating ecosystem. Indikasyon kasi na malinis at mayaman pa ang isang lugar kung may sightings nila rito. Kung ang tree frog ay ginagamit ang kanilang ihi para paalisin ang predator, napunta kami dito dahil may nabalitaan kaming isang magbayaw na namatay dahil meron silang nakain na nakakalason. Ang tinutukoy na palaka, cane toad o karag sa Tagalog. Hanggang isang araw, nag-inuman raw ang magbayaw na Charlie at Dennis nang makita ang karag. Hinuli nila ito at ginawang pulutan. Bali, nakita ko nga po yung pinaghiwaan nila, yung nuso lang yung tinanggal, tsaka po yung balat. Dito nyo nakita? Dito po siya nakahiga. Na namimilipit, gano'n ang tiyan niya. Opo, dito. Sabi niya, "Taklolo, dalhin niyo kami sa ospital kasi kumain kami ng karag." Eh, nung dumating po yung asawa ko, kami, bis kama. Bakit? Patay na yung anak. Nauna pa nga naman na yung anak ko. Binawian agad ng buhay si Charlie. Habang si Dennis, sinubukan pa raw i-revive pero namatay rin. Dito sa bakurang ito, dito nakikita kalimitan yung palakang yun. Gustong-gusto na yan sa may mga basura kasi kinakain yung mga maggots, kinakain yung mga insekto dyan.
And yan yung reason kung bakit pumapayagpag sila sa mga kahit saan parte ng Pilipinas. Ang laso ng mga karag ay nasa kanilang parotid glands o yung nakaumbok sa balat sa kanilang likuran. Pwedeng nakain ito ng magbayaw na sina Charlie at Dennis kaya sila nalason at binawian ng buhay. Sa kabilang barangay mula sa bahay ni Aling Severina, nagkalat daw ang mga karag. Kasama ang mga barangay tanod, tinunta namin ang paaralan na pugad raw ng mga karag. Itong mga marine toads naman na ito, kung hindi mo sila gagalawin, hindi naman sila nakakatakot. Nandiyan lang sila, nagtatago sila. Ayun o, meron daw dito. Ayun o. So ayun yung itsura niya. Size nito, maliit pa lang to. The difference between a toad and a frog is yung unang-una, no, terrestrial lang toads. Ibig sabihin, mas gusto nila sa mga lupa, sa dry area. Pero ang frog, mas gusto niya sa tubig. Tapos, yung kanilang balat ng toad is ganyan, rough. Pero ang frog, smooth ang kanilang balat. Lumalaki ito ng mga kasinlaki ng palm ko, pinakamalaki. Parang ganito lang daw yung nakain nila Dennis tsaka Charlie. So this is the most dangerous part of this toad. Itong parotid glands nila. So ang purpose nito is for their defense. Pag kinagat sila ng mga predator at natapat dun sa parotid glands sila, the milky substance, which is the bufotoxins, is the one that's going to protect them. Inaatake ng bufotoxin ang puso ng sinumang makakain ito at nagiging sanhi ng pagkamatay. Naglalabas yung mga bufotoxin, no? Grabe, oh. Para siyang mga whiteheads. Those are very potent toxins. Mainit daw ito pag nadampi sa balat nyo o sa mata nyo. Ganyan kadami ang laman. Native sa Central at Southern America ang mga cane toad. Dinala ito sa Pilipinas noong 1934 para sana kontrolin ang pagdami ng sugar cane beetle. Pero naging invasive ang mga cane toad at problema pa rin ang patuloy na pagdami nila sa bansa. Kung sakaling nakakain ng karag, kagad na pumunta sa ospital o health facility para mabigyan ng first aid at mabantayan ang sintomas. Sana iwasan na natin ang palakang niya na nakakalaso. Iwasan na po natin subukan o tikman na maaaring ikamatay nila. Sa wild, isa ang palaka sa paboritong kainin ng malaking hayop tulad ng cobra. Kaya natural lang sa kanila na depensahan ang sarili gamit ang kanilang ihi at lason. Pero kahit ang tao, pwedeng malagay sa peligro kung huhuliin sila at kakainin.